Hi guys, good evening. Andito tayo ngayon sa ating home enhanced quarantine, no? So what can I say, no? Grabe yung impact ng COVID-19. Hindi natin inexpect na magiging ganito ka worse, no? Though ang ano ko diyan is wala nang sisihan, huwag na isisi sa gobyerno, ba't ganito, ba't ganyan. Ang point is yung makiisa na lang tayo sa gobyerno, kasi para naman din sa atin to kung titingnan mo. Well, for me, itong quarantine, ha, as for me, ito yung time na parang realization in life. Alam mo yun? Yung mga tipong kay maliit o malaking blessing, still a blessings, di ba? Nabigay ng nasa sa taas. Yung sita mo, ha, simple lang yung COVID-19, yun. Akala natin, ganun-ganun lang yung pala, no? Malaki yung i-impact sa atin. No, in my observation lang naman, no, ang daming mga bagay na ma-realize mo yung mga blessing na binibigay sa'yo na noon hindi mo napapansin. Okay? Ang isang sample lang, ito. Yung nagsabi ng may lockdown tayo, ang dami nang lumabas na paano kami, magugutom kami, paano kami, no work, no pay kami. Okay, that's it. Sample, no work, no pay. So suddenly, marirealize mo, I am so blessed dahil may trabaho ako. I am so blessed kahit na maliit yung sweldo ko, may trabaho ako. I am so blessed kahit per day ang sweldo ko, may work ako. Yun yung point, di ba? That's the fact. Next, ano ba yan? Isang buwan ako sa bahay, wala akong magawa. Wala ako. Time. A precious time with your family. A precious time with your daughter, with your son, with your mom, with your dad, with your siblings. Still a blessing. Diba? Precious time. No? Nung mga ano, walang lockdown, wala kang time. Now, you have all the time para ma-realize how important to have time. Diba? Yung mga ganyan. So, tapos yung tipong nakakakain ka ng masarap, nakakapag-Starbucks ka, nakakain ka sa Samgyup, nakakain ka sa kung saan-saan, sa Jollibee, kay Mang Inasal, kay McDo, or Shakey's, nakapag-takeout ka. Still a blessing. Now, ito lang yung nakakatawa, no? Sa mga ganyan. Sabi nila, wala daw silang, paano naman kami? Wala kaming kakainin. Ganto ganyan. Ang daming ganyang bash-bash, di ba? Tanong ko lang, hindi ba ang bigas pag sinaing mo, pwedeng kainin? Di ba? Pagkain na yun. Biscuits, bread, di ba pagkain yun? At magugutom ka? I mean, hindi naman nagsara ang palengke. Sabi nila, paano yung budget? Paano yung kung pet day lang kami? Wala kaming work, ganyan-ganyan. Diba? So, naano lang ako dun. Parang naguguluhan lang ako sa mga ganun. No? Na parang per day kami, ganyan. So, all throughout the years, hindi ka nakapag-save, diba? So, which is normal sa lit ng sahod. What is the way, the life of way you are living? Diba? Bakit walang na-save? Kung sabihin natin per day ka, ilan ba ang anak mo? Breadwinner ka ba sa family? Or yung mga ganong scene, no? Hindi natin alam. Ito, this is my point of view lang, no? Kung per day ka, minsan ba yung sa per day mo,
Kasi, di ba, meron tayong ganito eh. Sabihin natin yung totoo. Bakit pinaghirapan ko itong sweldo ko? Siguro naman, hindi masama kung mag-Starbucks ako. Siguro naman, hindi masama kung bibili ako ng ganitong cellphone. Siguro naman, hindi masama kung kumain ako sa ganito. Siguro naman, hindi masama kung bumili ako ng ganitong lipstick or BB cream or whatever it is. Diba? Generalize to kay babae o lalaki. Ito yung time na iisipin mo eh. Na-realize mo. Sana nakapag-save ako. Diba? Sana kahit pa paano nakapag-save ako kahit unti-unti. Kahit sa isang linggo, 200 a day. 200 sa isang linggo. Meron kang 800 sa isang buwan. Pagtagal ng panahon, ilan yun. Diba? Yun kasi hirap sa atin minsan sa ating mga Pinoy. No, hindi ko naman nila lahat, pero some of us, ganun, diba? Hindi mo naman masisisi kasi kanya-kanya tayo ng personality. But yun lang yung pinopoint ko is yung realization of life. No? Marirealize mo lahat yung mga, ay mali, dapat pala ganito yung ginawa ko, ganun, diba? So yung itong COVID-19, grabe talaga impact sa atin ito. Marami talaga tayong matutunan dito. No? Ako din eh. Ito, marami din ako natutunan dito. Na the more kung na foresee yung how blessed I am in my life. No? Tapos yung tipong nung mag-lockdown na actually, yung naririnig ko minsan sa mga social media, daming bash-bash. Minsan gusto ko magsabi, teh, kuya, bash kayo ng bash sa government. Tanong ko lang, lumabas ba kayo at nagbigay ng free alcohol, sanitizer, and surgical mask sa mga can't afford? Diba? Kung wala rin lang namang magandang sasabihin, okay, sabihin natin, that's the point of view nyo. Point of view nyo nga, ang tanong, nakakatulong ba kayo sa point of view nyo? Diba? Might as well help others na lang, di ba? Kaysa yung ngaw, wala naman, di ba? Mag-bash ka kung, namigay ako ng free alcohol, namigay ako ng sanitizer, namigay ako ng surgical mask, hindi ako nag-panic buying, namigay ako ng bigas sa mga nangangailangan. Yan. Pero kung hindi rin lamang, please, keep your mouth, di ba? Keep your mouth shut na lang. Tumulong na lang, mag-ano na lang. I'm sure yung iba dyan yung nag-panic buying. Ako, actually, hindi ako nag-panic buying. Sa totoo lang. Bigas lang. Bigas, Energen, oatmeal, kape, Milo, biskuit. Yun lang. Toyo, patis. Tsaka yung personal hygiene. Yun lang. When it comes worse to worse, hindi ka magugutom. Survival nga eh, di ba? Kaso, ang hirap sa atin kasi, pag sinayaw mong lockdown, ang gusto nila yung nakakapag-ihaw, nakakapag-ano, yung tipong haya-haya yung buhay, parang bakasyon galore. Yun naman ang ano ng iba. No? So, hindi kasi katwiran magugutom. May oatmeal, may biskuit, may tinapay, may esmigatas. Di ba? Para sabihin mag-gutom for 1 month. Mamamatay sa gutom. Ang OA, guys. Ang OA talaga. No? May bigas ka. Asukal, tubig. Survival. Diba? Biscuits. Diba? Hindi eh. Ayaw nila ng ayaw. Ang totoo kasi, ayaw, ang realisasyon nun, ayaw nila ng ganun. Gusto nila pagbakasyon. Bakasyon galor. Hayay ang buhay. Eh ngayon, hindi ka makapag, bakasyon. Kala nyo makakapag-mall kayo, hindi naman. So, time of, sa family lang. And then, another thing, yung mga Pinoy na, alam mo yung minsan sobrang makasarili sa buhay. Yung panic pa, bibili ako to. Basta ako, mucho kami, basta kami, okay kami. Bahala kayo, choice nyo yan, wala kayong pambili. Problema nyo na yan. Eh, hindi namin problema, wala kayong pambili, mga ganun. Diba, nakakainis na imbis na paano yung mag-isip sana yung mga nag-panic buying na paano naman yung iba na can't afford na bumili, kaya lang nila pa isa-isa. Wala na silang mabibili, diba?
Eh si ito ah, yung ganitong COVID, nakita nyo yung mga ano ng tao, ng Pilipino, kaya hindi umuunlad yung bansa. Kaya huwag nyo lahat isisi sa gobyerno kasi kayo mismo sa sarili nyo, walang mga disiplina. Yun yun eh, walang disiplina. Tapos puro ngaw-ngaw, puro ngaw-ngaw. Eh bakit gusto namin labas yung point of view? Point of view nyo nga, point of view, andun na tayo. May naitulong ba? Diba? Yun yung nakakaano, inis minsan, no? Kaya ako, hindi na ako nakikin, hindi na ako nagbabasa yun sa mga social media, yung mga ganyan, pati yung sa mga radyo, yung mga ganyan, nakakairita lang. Ano ba tumulong na lang? Diba? Kung ano, sa buti tumulong ka, huwag ka nang umaungaw na umaungaw kung wala ka rin lang namang binatbat, diba? Na doon tayo, eh, sinasabi nyo yung point of view nyo, wala naman masama doon. Ang problema, hindi naman nakakatulong nga. Diba? Kanina, ginawa ko, ito kasi, friend from, my friend from China, sinabi niya, every day daw, mag-mop ng bleach sa buong bahay. Wipes with alcohol, yung wipes talagin ng alcohol, tapos yun. Ipangkuskus sa mga ibabaw. Then, diretso tapo na yun. So, hindi siya basahan. And then, kanina, yung paligid ng bahay ko, miski dun sa labas ng kalsada, alam naman, hintayin ko pa yung government na mag-disinfect. Kung kaya rin lang natin, tulungan na natin. So, yung ginawa ng husband ko, yung bleach, binuhos namin dun. May konting, may kasama namang tubig. Kasi, pag bleach ng sobrang, ano nun, sakit sa ilong, tsaka sa dibdib. So, yun, no, winalisan muna namin, and then binasa, after binasa, tsaka kami nagdilig nung, ano, nung may bleach na, ano, na Zonrox, actually, Zonrox yung with calamansi yung ginamit namin. Yun, tapos, yun nga daw, wipes, lagyan mo na alcohol, yun ay ipupunas mo sa mga eskaparate, sa mga paligid. Ito yung friend ko na nagsabi nun sa China, from China. I-share niya lang ito. Tapos, yun nga, ilakasan mo yung immune system mo. No, take vitamin C. Tapos, kumain ng mga, ano, vegetables, fish, yung mga ganun, no? Para healthy, malakas yung immune, panlaban sa ganyan, sa virus na yan. Grabe yung virus na yan, no? So every night before I go to sleep, I see to it that I speak to our Lord God Almighty. Malapit na yung Holy Week. I pray na pagtas ng Holy Week, matapos na din yung COVID-19 na to. Na sana lahat makikooperate, no? Nakakainis lang kasi minsan yung katulad nyo, yung alcohol. Diyos ko, kaloka. Isang galon. Sa may 50, sabang bang pa kami bumili, ha? And then sabi nung tindera, before daw, no? Magkano lang daw, 450 lang ata yung isang galon na alcohol nun sa bangbang. What, ano, 350 lang, tapos yung sanitizer ata, for hand sanitizer, 450. Aba, after pumutok nito, hala, nagkaubusan na. Tapos yung thermometer gun, ang price daw talaga nun is 850 to 1,000, no? Aba, yung nabili namin, 5,500 para dun sa billing namin. At saka ano pala, shout out sa mga frontliners, sa mga nurses, sa mga medical personnel, sa mga doktor, sa mga enforcer. You did great, guys, and I pray na i-guide kayo yung hand ni God na sa inyo kasi ang laki ng tulong nyo. Talagang sacrifice kayo na hindi nyo iniisip na miski kayo, pwede kayong madatnan ng ganyang virus, pero andiyan kayo para ipag-serve yung mga tao. So, sa patience nyo dun sa iba na talaga namang minsan eh, ang katwiran eh baluktot, na inaaway pa kayo, minumura pa kayo, na kung di nila iisipin sana, lagay nila yung sarili nila sa trabaho nyo, you are doing this to protect them, diba? Sana ma-realize din ng ibang tao yun, no? Well, yung iba naman kasi kailangan ganyan. Kaya lang, syempre, kailangan ng cooperation, eh. Pagka wala kasing cooperation, wala talagang mangyayari sa atin. Wala, di ba? So, ganun lang. Cooperation lang.
Dahil sa mga frontliners, mga enforcers, I salute you guys. The medical personnel, I salute you. Good job. May God bless you all throughout nitong ano natin, kinakaharap natin. And then, syempre, kailangan pray tayo. Prayers is very important. I pray to God nga na after Holy Week, matapos talaga itong epidemic na to. Kumbaga, lusawin niya, i-heal niya ang mga na merong virus at itong virus na to, mawala siya. Hindi mo mawala, magkaroon na ng solusyon or tamang medisina para dito. No? Yung kailangan natin habang nasa home quarantine tayo, repent and reflection and realization of life na kay ikaw ay powerful o maraming pera pag dinapuan ka ng virus, wala. Wala ka rin. Yung mga sinave mo, wala. Hindi mo na madadala yun sa hukay mo. Diba? Kumbaga, kahit mayaman ka at ganyang walang gamot at ikaw ang tamaan ng virus, wala. Kumbaga, goodbye sa'yo. No? So, yung mga sinave mo, hindi mo rin talaga madadala sa kung saan ka man pupunta. Hindi naman sinasabing huwag mag-save. Kaya, I mean, yung iba kasi, no, grabe na mag-save. Yung kahit kaapu-apuhan na, kaya nang buhayin, pero sige pa rin, ganun, alam mo yun. Parang, tapos, sila pa yung hindi patas, hindi fair. Kumbaga sila yung malaking kinikita, might as well i-share kahit papano, di ba, sa mga nangangailangan. Yung kumbaga itong COVID na to, kahit na sino ka pang powerful ka or ano, kapag dinapuan ka nito, diba? Wala kang, ano, wala kang choice, wala kang magagawa. Mga ganun. So, yun lang. Let's be safe. No, sanitize lagi, yung wash your hand. No? Makinig dun sa ano ng Department of Health kasi sila talaga yung nakakaalam kung ano talaga yung dapat gawin. So tayo, lagi lang tayong maglinis ng katawan, di ba? Yung alcohol yan. Pintulang ko nga yung nails ko eh, kasi ang haba ng nails ko, pinutulang ko siya. As in putol, as in sadsad. Oh, di ba? And then, wash ng sanitizer, alcohol, take healthy food, eat healthy food, vitamin C, yan, vitamin B complex, So, yun lang. Let's hope and pray. To God be the glory. In Jesus' name, we really claim na matapos tong ano na to, epidemic na to ng COVID-19. Kasi marami talaga ang affected nito. So, I hope kahit papano itong vlog ko makapanood na yung realization in life, yung since nasa bahay kayo ngayon, damahin nyo yung mga past things, mga past na pangyayari sa life nyo, sa event nyo, yung ano yung mga blessing na, ay, blessing ko pala to, nakalimutan ko magpasalamat, di pa huli, magpasalamat, tapos magpatawad, kung may nagawang kasalanan, humingi ng tawad, baguhin ang sarili, yung mga maling gawa na dapat pala ganito, ngayon marirealize, i-lift up nyo sa kanya, mag-realization of life. So, yun lang, stay safe everyone, and tulungan nyo rin ako mag-pray na sana, after this Holy Week, matapos talaga tong epidemic ng COVID-19 na to. And then, sana lahat ma-realize yung blessings of life that we have na binibigay sa atin araw-araw. Yung mga trials na binibigay sa atin na trials man, pero andyan siya para tulungan tayo. Hindi lang natin minsan napapansin, no? Kasi minsan, nalulunod tayo sa ganito, sa ganyan, sa ganito, sa ganyan, sa fame, sa ano, diba? Na minsan yung pagpipray natin eh, hindi na tao sa puso, para mo lang ginawa, para lang masabi nagpipray ka, nagsisimba ka, nag-church ka, pero hindi naman sinasa puso. So, kailangan lahat nasa puso yan. So, thank you for listening and watching. Please like
and share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Life begins at 40. Stay safe, everyone. Let's just follow the rules. So in that time, realize natin na everything happens for a reason. Minsan that reason is hindi mo agad malaman kung bakit. But in time, like right now, matagal-tagal pa tayo sa bahay, it's time for you to realize some things, so many things in your life na hindi mo napansin. So you can do the backtrack, di ba? Mag-rewind ka kung ano yung mga yun. So thank you. I pray and we claim na matapos tong epidemic na to as soon as possible. Thank you for your time. Thank you for watching. Salamat.